Hoy, magandang umaga ho sa inyo. Good morning, it's Monday, cloudy. Kunyon ho, petsa ang 9 sa buwan ng Agosto 2021. Magandang umaga ho, kamusta ho ang ika-apat na araw ng ating enhanced community quarantine. Napakarami pa rin hong mga nagiging abirya sa kalye, kaya ngayong araw na ito, starting today, kagaya rin ho ng sinabi ni General Guillermo Villasar, nakatakda na ho maghigpit ang mga checkpoints sa iba't ibang borders, sa iba't ibang mga lansangan dito po sa NCR, sa Metro Manila. Kaya dun po sa mga talagang hindi may iwasang bumiyahe, hindi ho may iwasang maglakbay, lalo-lalo na ho yung mga nag-deliver ng pagkain, ihanda nyo na ho yung mga kaukulang papeles. Diyan ho kasi nagkakaroon ng problema yung hanapan. Hanapan ng ganito, hanapan ng ganoon, hindi dyan lami ganito yung ganito niya, hindi nyo dali yung ganitong papeles, hindi kulang yung kanyang dokumento, dun ho nagkakaroon ng trouble. Kaya doon ho nung isang araw sa Ambayon, sa Ortigas, sa Barriose po. Kaya hindi, sa papasok ng Maynila, I don't know kung sa San Jose del Monte, Bulacan galing yon, grabe ho ang traffic. Nagkanda traffic ho yung mga sakyan, inabot ho ng 2 oras, yun ho ang nagiging problema. So siguro talagang ngayon, pag wala ho nakitang dala kayong papeles, o wala kayong dadalang mga supporting documents, malamang ho talagang pabalikin na kayo at hindi na kayo magquestionan. Because that is the point. Where is the papers? Asan ho mga papeles? Wala, balik. Pero ang kautusan naman ho, on the other hand, kapag ito ho yung mga delivery, mga pagkain, dapat hindi na ho sinisita. So doon ho ako medyo naguguluhan eh. So, kailangan ba o masyado lang ano yun kung magkakaroon ng separate lane sa mga delivery? Kagaya po ng mga Grab, ng mga Lala Move, makikita nyo naman yun, may case sa likod eh, di ba? May lalagyan sa likod. Yun ba eh, dapat pa rin si time? Because you know, they go around. Nagpupunta ko sila sa iba't ibang lugar eh. So, di ba? From time to time ba, checkin yung kanilang papeles? Yung authority to travel, I think the ID is pwede na. Para ho siguro makabawas lang. Makabawas lang ho sa bottleneck. Kasi yan ho ang nagiging abirye. So asahan na po ninyo yan at lateralmente, magkakaroon ho ng konting abirye yan. At ito naman ho para sa kapakanan ng nakakarami dahil binabawasan nga ho ang tao sa bawat lugar. Dahil grabe na ho itong, wow, itong Delta variant, itong COVID-19. Talagang ang mga balita ngayon nakakapanlumo na eh. Actually, kung magkamisan, ako ho'y isang hamak na mamamahayag. Pero minsan, nauumay na rin ako eh sa mga balita na variant, mga ospital na pupuno, at ikit sa lahat yung mga bago ngayong balita, yung mga bata tinatamaan na. Parang wala na ho ba lugar na ligtas? Wala na ho ba lugar na meron ho kasi mga tinatamaan, talagang hindi ho lumalabas ng bahay eh. So lubaho nakakatakot. Kaya kailangan talaga ang iba yung pag-iingat hanggat maaari talaga. Kagaya ko, ako nagwo-work from home na ho ako, hindi na ho ako bata. Kailangan mag-iingat ho tayo. Ganun din ho sana ang lahat dahil nakakatakot na ho eh. Ang pinakamalungkot nga niyan, palagi kong sinasabi, ang ospital kapag napuno, yan eh saan mo dadalhin yung mga pasyente? Saan mo dadalhin yung mga, di ba, maghihingi ng mga lunas, ng gamot, nais magpa-ospital. O not to mention yung iba pang mga sakit, di ba? Hindi lang COVID. Saan mo dadalhin yung mga ibang uri ng sakit? Yung mga, paano ho yung lunas na ibibigay doon kung punong-puno na ospital? Kung the point na pati sa bangketa ay may mga kama na sa mga kotse, doon na dinadala yung oxygen ng mga ospital. Hindi ho ba nakakaumay, nakakalungkot, nakakatakot, tigit sa lahat. Anyway, mamaya, babalikan ho natin yan. Dito ho muna tayo sa importanteng mensahe ng Maynila. Dalamin ho natin mula kay Bilibining Grace Laksa ng Maynila. Ma'am Grace, magandang umaga po sa Big Lima sa WIZ. Good morning, Sir Vic.
Good morning ba talaga yan? Boses mo. Good morning. Good morning ba talaga yan? Pero ito po ay anunsyo para sa mga nakikinig na mga customers natin dyan po sa Maynila. Magkasagawa ang Maynila ng repair work sa water treatment facility nito sa lungsod ng Muntinlupa upang patuloy na mapabuti ang serbisyo ng patubig sa West Zone. At dahil po dito, ilang bahagi po ng Las Piñas City, Muntinlupa City, Parañaque City, Bacoor City at Imus City ay makakaranas po ng pansamantalang mahina hanggang sa walang tubig. Simula po bukas, August 10 hanggang August 12 sa Webes po. Dalawang araw. Opo, pero hindi po straight naman po yan, Sir Vic. So kung makamay sa naman in fairness sa inyo, napapahagi. Ako'y nagiging karanasan ko yan eh. Aba, meron na. Doon sa tinakdang panahon, ano? Yun lang ang parang binibigyan nyo siguro ng allowance, ano? Tama po kayo, Sir Vic. Pero syempre, depende po yan sa layo at elevation ng lugar. Mm-hmm. So, pinapayuhan po natin ang lahat po ng masabing areas na affected ay mag-ipon na po ng sapat na tubig na itatagal ng water service interruption. Mm-hmm. Para po sa ibang detalye, Sir Vic, pwede po nilang tignan ang aming Facebook at Twitter accounts o kaya po sa aming website sa www.mayniladwater.com.ph o tumawag sa aming hotline sa 1626. Pakiulit niyo yung lugar at yung oras. Yes, sir. Ito po ang mga affected areas po. Las Piñas City, Muntinlupa City, Parañaque City, Bacoor City, Imus City. Magsisimula po yan bukas, August 10 hanggang August 12. Mm-hmm. Marami pong lugar na magsisimula po ng alas 12 ng tanghali. Mm-hmm. So, pakitignan na lamang po. Medyo maraming areas po ito. Correct. Kung kasama ko kayo doon, tignan po nila at silitin sa aming mga social media accounts, Sir. At if ever, kung magre-request naman sila ng tubig, yung mga tanki ninyo, yung mga truck ninyo, pwede naman po yun, ano, ma'am? Yes, sir. Meron po tayong nakahanda na mga water tankers para po mag-deliver ng malinis na tubig. Okay. Sige no. At pakikipagtalastasan kami ulit sa inyo, Ma'am Grace. Ma'am Grace, salamat po. Maraming salamat, Sir Vic, sa inyo pong oras, sa inyo pong programa. Thank you at good morning. Thank you. Yan po si Grace Laksa ng Maynila, dati sa Muntinlupa, Las Piñas, Taguig, Cavite, no? May Cavite, no? So, tignan nyo na lang dun sa mga link ng Maynila, kung ano pong mga lugar yan. Kasi, siyempre, hindi naman pwedeng isa-isahin yung lugar eh. So, marami ho yan, yung mga lugar niya. Kung anong mga barangay, anong oras, kailan magkakaroon. Pero yun nga, in fairness, that will be 2 days originally. Pero in fairness minsan, eh, sana ganun ang mangyari. Napapaaga po, sobrang aga ng pagkatapos ng project. Ah, di ba ginagawa naman eh. Eh, naku, sa mga panahon ho ito ngayon eh, naintindihan ho natin yan, napakahirap ho yan. Lahat ho ng tao ngayon halos nasa bahay. Di ba? Dahil nga ho sa enhanced community quarantine, nasa bahay ho mga tao ngayon. Tapos wala kang tubig. Eh, naku, eh, importante pa naman yung laging paghuhugas ng kamay. Di ba yung paliligo? Paglalaban ng mga damit. Eh, yan po eh, napakahirap. At sana po naman eh, maging mabilis ang nanumbalik ng servisyo ng tubig sa mga lugar na nabanggit ni Ma'am Grace Laksa ng Maynila. Alright? Well, anyway, balikan po natin yung ating pinag-uusapan kanina. Ito pong mga paggamutan at sa katunayan ho, ang lungsod ng Maynila ay nagsimula na ho kagabi, kundi ako nagkakamali, kagabi ng 24/7 na bakunahan. Ibig sabihin, ito ay meron hong available na magbabakuna sa gabi. May mga itinalaga pong ospital yan. I'm sure naman marami na ho sa mga lungsod dito sa NCR ang gumagawa niyan sa Metro Manila. Kaya't ito ho'y nararapat lang na dahil, well, nagkukumahog nga tayo maabot ang ano eh. Population, yung herd immunity. Yung po'y hinahabol ho natin. So, ang problema, alam nyo, ang mga lungsod ho sa Maynila, sa Metro Manila, maganda ho ang pamamalakad ng kanilang ano. Maganda ang pamamalakad ng kanilang bakunahan. Ang problema nga lang ho, ay itong supply ng bakuna. That is the problem, yung supply ng bakuna. Eh, yun, kagaya kahapon, may dumating na 300,000 something na, I think Moderna, no? At ang karamihan po nito, I think 90,000 of which, 100,000,
ibibigay ho sa Metro Manila. So, yun ho ang nagiging problema eh. Hanggang ngayon ho, eh, hinihintay ho natin yung sinasabing maraming bakunang darating. Yes, may mga dumarating, pero ang distribution ho nun, papaano? In fairness, napakarami ho magagandang vaccination rollout na ipinatutupad yung mga lungsod sa Metro Manila. Magaling ho yan, magaling ho yan. Nagiging systematic na ho. The only problem, eh, nakakapagtaka lang, ito hong pagdumadagsa ang tao coming from nowhere. Pag dumadagsa ho ang tao galing sa iba't ibang panig, galing sa iba't ibang mga lalawigan, yun doon ako nagtataka, nagsasabay-sabay eh. Natatandaan niyo ba last week, if I'm not mistaken, sa lungsod ng Maynila, nagkanta trouble-trouble dahil po sa dami ng mga dumadagsa from the provinces, hindi po ng mga taga-lungsod. Kaya nagiging sapul po dito ay ito hong mga naka-schedule na ginagamot. Yun ho ang nagiging problema rito. Hindi ho sila na-iniksyonan. Hindi ho sila na-accommodate. So that is the problem now. So siguro, gumawa ho tayo ng paumaraan. Eh, kaya nga ho ito si Chairman Abalos eh mukhang gumulog na po sa NBI at sa ibang mga government agencies para ho gawan ng investigasyon kung sino man ho nagpapakalat nitong fake news na ito. That is the problem now. Hindi ba? Hindi ko naman maintindihan sa ibang mga tao. Diyos ko, kagaya sa Batangas, may nahuling tatlo. Ilan yung nahuli sa Batangas kahapon? Tatlo. Batangas Port, nagbebenta ng fake na mga resulta ng RT-PCR test. Paano yun? Hindi, ano ba yan? Hindi ba? Eh, mabuti na lang ho at nahuli, pati ho yung mga nag-iimprenta, yung may babae pa, ang problema ho, pag nahuli, wala ho silang alam eh. Hindi ba? Magkano? 2,000 isang test. Eh, kaya ho, naku, eh, dapat ho maayos ho ang lahat ng yan. Di ba? Mag-ingat po kayo, mag-ingat po kayo. Parang wala na hong pinipili. Wala na hong pinipili itong sakit na ito. And at any given time, pwede hong mag-strike. Mamaya ho, kakapanayamin natin ng PIO ng lungsod ng Maynila. Malaman natin ang patakaran. Because one question is, paano ho yung 24/7 na bakunahan kung may curfew? Hindi ho ba? Paano ho kaya yon? Will that be a pass para hindi ho kayo sitahin sa curfew, yung inyong schedule? Kasi, ang karanasan ko sa Maynila, meron hong text yan. Ite-text kayo. So, lalabas ho sa telepono nyo, you're scheduled today, you're scheduled tomorrow, you're scheduled on this day. So, yun palagay ko, pwede na yung pass, ano? Kasi, again, ito na naman tayo, abirya na naman ho yan. Tanungan na naman ho ng kutakot-takot yan. Hindi ba? Ako, I would, ano eh. Ako, ang masasabi ko siguro, hanggat kayang i-24/7 sa maraming lungsod. Dahil po may hinahabol nga po tayo eh. The herd immunity eh. Yun po ang hinahabol natin. So we have to, kung kakayanin din po, again, the problem will be supply ng kuryente. Supply ng bakuna. Hindi ba? Yung po dating ng bakuna, yung po ang ating inaabangan. Ano man hong ganda ng pamamalakad ng isang lungsod, kung wala rin lang po supply, wala nga. Hindi ho makakapagano. Teka muna, alamin po natin. May report muna tayo. Lungsod ng Maynila, Patrol 5, Aya U. Pangko. Aya go. Paring Vic, magandang umaga. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Sinabi ngayon ng Department of Health o DOH na nararanasan sa lahat ng pangkat ng edad ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 at hindi lamang sa kaso ng mga batang nahawaan ng sakit. Ayon sa DOH, nagkaroon ng 59% na pagtaas ng kaso ng virus sa lahat ng age groups mula July 13 hanggang 25, kumpara nitong July 26 hanggang Agosto 8. Sinabi ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere, tumaas o kanilang nakitaan ng pag-akyat ng kaso sa mga edad 30 hanggang 39. Abang mababa naman sa mga edad 80 anyos. Paliwanag pa ni Vergere, naiintindihan nila
ang mga agam-agam at pangamba ng publiko sa mga balitang lumalabas ngayon tungkol sa pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa mga bata. Pero Anya, dapat ay maging malinaw na ang pagtaas ng kaso ay nararamdaman sa lahat ng grupo at hindi lang sa mga bata. Kaya dahil dito, patuloy ang panawagan ng DOH sa mga eligible population groups na magpabakuna na kung saan magtungo na sila sa kanilang local government units para magparehistro. E ginait kasi ni Berhere na tangi ang pagbabakuna kontra COVID-19 ang isa sa mga paraan o hakbang upang hindi na mahawaan pa ang mga bata, maging ang pamilya at maproteksyonan na rin sila sa virus. Ito si Patrol number 5 ay upang ko na ulat. Simple method ng lakas ni WIC. Yun ang problema ngayon. Thank you, ay upang ko, Patrol 5. Yun ang problema ngayon. Yung pagtaas, 65%, 59% on all age group tumaas. Now, nasan ho ang problema? Kawalan ho ba ng bakuna? Kakulangan ba ng bakuna? Or kabagalan ng pagbabakuna? Di ba? Well, in Perle sa Maynila, gumagawa na ho sila ng paraan. Tine 24/7 na ho nila. I'm sure may mga lunsod din, ano? Baka may nakikinig ho sa ating mga opisyal ng lunsod. Paki-text nyo nga ho haming impilan kung kayo po'y nag-24. I think sa Quezon City, ginagawa na rin ho yan. Hindi ba? Or I think sa Makati, for that matter. Yun ho ang kailangan yun. But you know, kahit anuman hong kumahog ang gawin ng ating mga lunsod, ng ating mga local government official, kahit anuman pong ganda ng kanilang programa, kung ang pagdating po ng bakuna ay matumal, talaga magkakaproblema po tayo. Matumal nga ba ang dating ng bakuna? Matumal ang pagdating o mabagal ang distribution? That is the problem. Saan ho yung problema? Di ba? Hindi ho ba pwedeng... Kasi kung matatandaan ninyo nung araw, nung nag-umpisa po itong bakubakunang ito, ang storage facility po niyan sa Marikina. Pero nakarinig pa rin po tayo ng konting reklamo kay Mayor Marcy Chodoro. Hindi ba? Hindi ganun kasapat ang bakuna nila, pero doon nakikistorage sa Marikina. Eh what more doon sa mga lugar na maraming kaso? Doon sa mga lugar na talagang kailangan. Well, dapat lang naman yung ginagawa ng mga kinaukulan doon po sa mataas na bilang ay doon binubuhos. Diba? Pero sana ho, huwag kalimutan doon po sa mga lugar na kailangan din po ng mga bakuna, buhusan din ho nila, diba? Buhusan din ho nila. Titignan ho natin kasi parang ang problema ho rito yung pagdating Yung pagdating ng bakuna sa mga LGU. Diba? Hindi ho kasi ano ngayon, hindi ho lingid sa kaalaman ninyo, yun ho mga ilang lunsod sa Visayas, sa Mindanao, marami ho ang tumataas ang Cagayan de Oro for that matter, malaki ho ang problema ron. May mga kumakalat na nga ho sa social media, yun ho mga kama ng ospital, nasa labaso ng pag-aamutan Diba? Doon ho sa nagkakaroon ng problema. So we will find out kung ilan pa ho ang inaasahang bakuna darating ngayong buwan. Ang parang pinaka natatandaan kong sinasabi, itong buwan ng Agosto, maraming darating. Diba? Naku lalo na ho siguro pag na-aprobahan yung booster, yung third shot. So the more na bakuna ang kakailanganin natin. Doon nyo, inuulit-ulit ko kasi to dahil kagaya nga ho nung report ni Ayayu Pangko, 65% on all age group. Tumaas ho yung bilang. May mga kaso na ho ng mga bata na tinatamaan. Kagaya ho nung isang nanay, paalis na ho yung pamilya, papunta yata ng Estados Unidos, papunta na ho yata para mag-migrate. Yun hong bata na walang sintomas, yung nanay ho nalabas, hindi ho nag-positive. Yung bata na hindi lumalabas, yun ang nag-positive. 8 years old. Diba? So, parang ang tanong ako wala na ho bang ligtas na lugar? Wala na ho bang lugar na pwedeng pagtaguan o pwedeng paglagyan para hindi ho kayo tamaan? At ang maririnig niyo ang payo sa mga doktor, sa mga nakakaintindi,
bakuna pa rin ang dapat na unang gawin. At least ito ho'y, well, meron man hong mga nato-trouble kahit completely vaccinated na. Eh, mangilan-ngilan lang ho yun. Pero ang sabi nga nila kaya lagi, ang iisipin nyo na lang ho, yung benepisyong ibibigay ng bakuna. Huwag na ho muna natin isipin yung side effects. Yung puno mo nang mabakunahan kayo, yun po yung malaking bagay na yun. Tapos pagsunod sa protocol. Kaya kailangan ho mag-ingat talaga. Diba? Hmm. Mamaya ho, if we will get in touch with Luzon ng Maynila para malaman ho natin kung paano magiging sistema. Marami ho kasi nagtatanong, paano ho yung 24/7 na bakunahan, eh may curfew. Tama nga naman, paano yung pagpunta ng mga tao doon, paano yung pagbalik galing sa bakunahan. Hmm. Eh, siguro naman, kapag 24/7, kapag gabi, wala hong dadayo hindi taga Maynila. Wala hong dadayo from different parts sa malayong lugar. Diba? Yun ho ang magiging tugon dyan, yun ho ang magiging sagot dyan kung paano ang gagawin sa mga issue na yan. Napakarami ho natin mga kababayan kasi na talagang wala. Sobrang ano na eh, sobrang tiis na. Sobrang sakripisyo na ho. Lalo-lalo na ho, naiisip ko yung mga OFW na paano ho yun, ano? Yun tapos na ang kontrata. Yun tapos na ang trabaho nila doon sa ibang bansa, hindi ho makauwi. Lalo na ho doon sa mga lugar na may travel ban. Diba? Meron ho tayong ilang mga kababayan na mga balita dyan po sa bansang Israel. Abay, may mga tao na ho ron, may mga OFW na ho ron na nagkakanda baon-baon sa utang. Yun ho ang issue ngayon. Dahil, well, kung tapos na ang kontrata mo, unang-una sang katitira. Hindi naman ho siguro ka makakapagtrabaho na, you know, you will just pick up a job, mag-apply ka, patanggapin ka, kailangan yata doon, may work visa. Diba? So mahirap din ho eh. Mahirap din ho yung kalagayan ng ating mga kababayan. And the good news is, yung pong sa Department of Labor, eh nakatakda ho magbigay ng 5,000 pisong ayuda doon po sa mga empleyado na nawala ng trabaho ngayong 2-week ECQ. Ito ho'y 5,000 cash na ayuda. Humihingi na lang ho ng karagdagang budget sa DBM. Sana ho maipatupad kagad. Eh sana ho kahit matapos na ECQ, maibigay ho yan. We are targeting, sabi ho ng Department of Labor, 300,000 hanggang 400,000 mga empleyadong nawala ng trabaho ngayong ECQ ang mabibigyan nito pong 5,000. Hindi na ho masama yun. Hindi na ho masama yun. Yung 5,000, malaki-laki na yun. So, Yan ho eh magandang balita para ho sa ating mga empleyadong nawalan ho ng trabaho ngayong pandemya. Ngayon, two weeks of ECQ. Di ba? At kailangan lang ho, humihingi ho yata ang 2 billion peso karagdagang budget ng Department of Labor para ito ho'y maibigay at maipamahagi na ho sa mga karapat dapat na mabigyan. Diba? Ang kailangan lang ho yata ang gawin yung mga employers, mag-submit ng listahan sa Department of Labor kung saan ang bukulan ng mga employer, yung mga matindi ron. Basta siguro, doon sa mga empleyado na wala ng trabaho ngayon, alam-alamin ninyo kung magkano tatanggapin ninyo para hindi ho kayo makarating sa bukulan. Diba? May mga tusuhong employer eh. Baka hindi ho makarating. Alright, sige. Babalik ho kami. Wag ho kayong alis. 10:30 na ho ng umaga. Servisyong lubos sa 882. Servisyong lubos sa 882. Oh, game. Balik ho tayo sa ating programang Servisyong Lubos sa 882. Yan po yung ating mga news break. Hinihintay lang muna natin yung ating komunikasyon. Dito po kay Ginong Leonel, ang Public Information Officer ng Manila City Hall. Alamin ho natin ang mga programa nila. At iba pa mga programa, no? Tuloy-tuloy. Pati ho yung paminigay ng mga ayuda ho sa mga taga-Maynila. Siguro isa-isahin natin yan. Yes, every day. Yung ginagawa ng mga LGU. Kung meron na rin silang mga 24/7, at kung paano ang sistema ang gagawin nila. Dahil tinatanong nga ako, paano 24/7 kung meron hong curfew. Yan ho ang ilan sa mga katanungan ng ating mga kababayan. Eh ito naman ho'y kine-cater para dun ho sa mga nagtatrabaho sa umaga, pwede ho sila magpabakuna sa gabi. Siguro pag-uwi nila, no? Pag-uwi po nila. Another problem, naku eh, may mga sasakyan ba?
kapag pumatak na po yung curfew hour na alas 8 ng gabi. Isa hong problema rin yun, ano? So, palagay ko naman ang mga barangay, mag-a-allocate ng mga sakyan yan, magpapahiram ng mga sakyan yan, para dun ho sa mga magpapahatid at magpapasundo mula sa vaccination center, patungo sa kanilang mga bahay. Yan po ang dapat na ginagawa siguro ng mga LGU dahil marami ho ang magiging abirirean, if ever. Pero on the other hand, maganda ho yung sistema ngayon dahil mas mabilis yung maraming mababakunahan. Ha? Kaya naku, ingatan ho natin yung mga, kahit mga bata ho ngayon, kahit ho yung mga minor de edad. Yun ho ang tinatamaan ngayon at ang matindir yan, buti at buti na lang, o asymptomatic, but still, yung pag-aalala ho ng magulang, pag-aalala ho ng mga kamag-anak, eh hindi nyo may aalis yun. Yan ho ang problema dyan, yung mag-aalala. So, pag ang isa ho'y nag-positive, talagang wala na ho'y lalabas. Ha? Alamin ho natin, si Ginoong Julius Leonen ng PIO Manila City Hall. Sir Julius, magandang umaga po, si Vic Lima. Magandang umaga, Sir Vic, at si lahat ng nangisinig ngayon sa DWIZ 882. Ako eh, kamusta na ho kayo? Kamusta na ho City Hall? Sa ngayon, tuloy pa rin ang pamahalaan. Ikaw nga ni Mayor Isko, lalo na sa ating bakunahan sa lungsod ng Maynila. Kagabi, nilunsad natin ang kauna-unahang 24/7 vaccination sa tatlong school sites, no? Ito yung matatagpuan sa Tondo, Sampaloc at sa Pandacan. And on top of these 24/7 sites, mayroon tayong iba't ibang school sites from 7 a.m. to 7 p.m. So umaga, gabi, sabi nga ni Mayor Isko, walang tulugan. Kapag dating sa oo nga. The famous walang tulugan. Opo. Well, update nga po, no, sa ating 24/7 vaccination. As of now, 3,682 yung nabakunahan dun sa panggabi na bakunahan, no, hanggang daling araw. This is on top of our entire vaccination. So kahapon, mula 7 a.m. hanggang 12 midnight, 40,676 na tao ang nabakunahan natin. Kailan? At saka ilan? Kahapon buong araw. August 40,000? Yes, mula 7 a.m. hanggang 12 midnight, 40,676 na tao ang nabakunahan sa Dong Maynila. First dose lang to, so ito ay mga bagong bakunado. Oo, pero yun ho eh, siyempre, depende yan. Kung mabuti, may bakuna pa Maynila. Yes, may bagong supply po na dumating sa lungsod ng Maynila. Karamihan dito, Moderna. Okay. Mayroon din tayong Pfizer na dumating, kaso ang problema, yung mismong dose dumating pero wala yung diluent tsaka yung pang-injection. So, di natin alam paano ituturok tong mga Pfizer na to. Okay, ilan ho yung Pfizer na dumating? Na ito, I think, mga 30,000 plus to 40,000. Nasaan ho ngayon yun? Pero still, ito ay nasa storage lang. Okay. Hindi natin matuloy dahil walang wala yung pang-injection. Kailangan pala pagdating ng bakuna, may kasamang injection? Yes, and yung mismong diluent, ito yung hinahalo sa mga dosage para magamit natin for inoculation. Anong tawag doon? Diluent. Diluent. Isang kasangkapan para sa bakuna para Para ma-dilute. For inoculation. So ito pala nakuha ko na yung exact number. So, ang Moderna natin na dumating, 118,000. Okay. Yung sa Pfizer naman, 35,000. So, yung 35,000 na to, nakatabi pa rin sa storage natin at hindi pa rin nagagamit. Ano po yan? Binili ng lungsod? COVAX facility po. Ito ay donasyon, donasyon mula sa ibang bansa through the national government. Ang galing ni Isko, ha? Ang daming donasyon sa Maynila, ha? Very good. So, in one day, in isang bakuna sa gabi, naka-40,000 kayo? Yes po, actually may mas mataas na record pa po tayo dyan noong isang araw. Umabot tayo ng 45,000 plus. Actually, muntik na mag 46,000 eh. Oh, so, ganun yun, gabi pa yun. The health department. Oh. Ano ho ang nagiging problema lang? At meron pa rin ho bang mga, nagdadalawang isip sa survey ng Maynila?
Actually, kung vaccine hesitancy ang pag-uusapan, I think we have gone past the vaccine hesitancy. Opo. Well, for most people ha. Kasi ang mas nakikitang issue ngayon, yung availability ng supply ng bakuna. Kasi marami naman po talagang gusto magpabakuna. Ang problema lang is the supply itself. Siyempre, limited ang vaccines. So, in effect, limited din ang slots sa ating vaccination sites. Actually, kinadiscuss din ito ni Mayor sa kanyang Facebook live address noong isang araw. May mga comments tayong binabasa kasi na nagre-reklamo sila na konti lang yung slots na binibigay sa mga barangay. Hindi lahat nakatanggap. Well, for context, ang Manila may 896 barangays. Mayroon tayong 1.8 nighttime population. Kapag sa araw naman, umaabot ng 4 million. Mm-hmm. Well, sa 1.8 million na yon, syempre, hindi po sapat ang supply ng bakuna. Kaya't yung mga slots na binibigay natin, targeted din yung mga stubs. Doon po talaga, nag-ask na lang po kami, nanghingi na lang po kami sa publiko ng pag-intindi, ng understanding, sapagkat limitado po talaga ang supply ng bakuna. At wala pa rin hong walk-in, Mr. Lionel. Wala pa rin hong walk-in, ano? Yes, mula noong nagsimula ang ECQ, wala po tayong walk-in. I was just wondering, bakit po may mga walk-in pa? Kung yan ho yung mga taga-Maynila, ibig sabihin, meron pa hong hindi nakakapagparehistro ng taga-Maynila kung may mga nagwo-walk-in pa paminsan-minsan? Actually, mula noong nag-ECQ, wala po talaga tayong walk-in kasi ipinagbabawal ng Department of Health. Ngunit yung, if you're referring to, yung pinag-usapan nyo po, ay yung nangyari no isang araw. Oo nga, yun. Isa tatanong ko yun eh. Malinaw po eh. Kasi malinaw po na... Dayo. Well, medyo may pagkakahalata kasi nan-monitor ng ating Manila Police District yung insidente ng pagdagsa sa iba't ibang mall sites natin. Ito yung San Lazaro, ito yung sa SM Manila, Robinson's. Ang na-monitor ng ating kapulisan, and thank God for the Manila Police District, may mga bus at van na bigla na lang pumunta ng madaling araw sa Maynila at nagbaba ng maraming tao. At bukod pa dito, may mga reports tayo natanggap, may intel tayo natanggap, na may mga agitator po na nandoon sa mga pila ng bakunahan na ang intention ay hindi magpabakuna, kundi manggulo at mag-agitate ng tao. Susmaryo, paano magpapala nila? So, hindi namin alam bakit ito ang intention nila, pero sabi naman po ni Mayor Isko, ay darating din naman ang panahon para sila ay harapin. Siguro harapin ang kanilang mga kasalanan. Parang sa sistema ng pagsasalita ni Mayor Isko, parang alam niya kung sino no? Ang nasa likod. Siyempre, hindi na natin babanggitin. Hindi ko alam kung ano na pala nung mga gumawa nun, yung mga agitators. Yung ba yung mga sumisigaw na, may tao sa loob, may tao sa loob ng mall, parang ganun, para mag-harap yung mga tao. Yes, actually, yun ang pinaka-despicable, no? I'll use the term despicable. Ang nakaawa dito, bukod sa mga taong pumila at na-agitator, yung naka-schedule. Taxi-tipper natin. At yung mga volunteer natin, dahil may tanggap tayong mga ulat na may mga naiyak po tayong mga frontliner doon sa SM San Lazaro dahil nadala ng galit ng mga nakapila dahil sa pag-agitate ng mga tao. So, tapos, siyempre, malino na kasinulingan yun, yung sinasabi ng mga agitator na may tao na sa loob, may nagbabakuna na sa loob. Agitator nga eh. Bakit po na ilalabas yung supply ng bakuna mula sa storage eh, nung oras na yun. Agitator nga eh. Kaya wala silang basehan. So, ganon. Kawawa ho yung mga ano. Kasi, buti na lang. At saka nakakapagtaka ho, Ginong Lionel. Parang sunod-sunod ho yung ganyan eh, di ba? Meron din sa ibang lugar na ganyan, dinagsa eh, sa mga mall. Hindi ho sa Maynila, sa ibang lugar. So, ano ho, hindi ko alam kung ano ang agenda po ng mga taong yon. Ang nahawa po ako, nung tinigil po yung bakunahan doon sa SM San Lazaro, kawawa ho yung mga nakaschedule for that day. Di ba? Opo, masakit man ang naging desisyon ng pamahalaang lungsod sa pagkansela doon sa SM San Lazaro. Ngunit kinakailangan po talaga para ma-disperse ang tao dahil malinaw na po na maaaring magkaroon ng super spreader sa naturang lugar doon. May nakita ko yung litrato, Boss Julius, talagang wala eh. May mga magkakaakbay pa nga eh. Dikit-dikit na, nakakapit sa balikat. Siguro para hindi mawala yung pila. So nagdikit-dikit kayo. 'Di ba?
Opo, tama po yun. Pero ipinangako nga po ni Mayor Isko ayon sa iba't ibang panayam na rin sa mga ambush interviews, yeah, na ito ay tuloy-tuloy na inimbestigahan ng ating Manila Police District. Oo, dapat lang ho dahil wala eh. Biro nyo, may mga tao pa hong ganyan na nanggugulo. Eh tayo nga ho'y naghahabol ng herd immunity. Ang ganda-ganda ho ng pamalakad. Ako ay taga Maynila, alam kong alam niyo yan. Eh nakita ko ho yung sistema. Ako ay nag-o-obserba nung ako ay nagpabakuna. Even from the start, nakita kong maganda yung naging sistema ng Maynila. So ito lang nagkagulo. Obviously, bakit magkakagulo kung from the start wala naman hong aberya? So meron at meron. Eh well, alam niyo naman ho, ang kasabihan Ginoong Lionel, ang bunga kapag hinog, pinipitas na ho. Eh ang ganda ho siguro ng pamamalakad ni Isko. Ayan ho, asahan natin, hindi ho ba? Pero hindi naman ho titigil siguro si Mayor para malaman ang puro dulo niya, ano? Ah, hindi po titigil. And syempre, on top of that investigation, ay sisikapin pa rin ng pamahalang lungsod na ma-achieve ang herd immunity, lalo na nga yung enhanced community quarantine. Oh. Actually, opportunity na ito para mailun sa ditong 24/7 vaccination eh. Dahil lahat ng tao nasa bahay, lahat ng tao hindi tumatabas, ina-assist na ng mga mismong mga barangay worker natin, yung mga residente natin sa kani-kanilang mga komunidad para ihatid sa bakunahan, lalo na kapag 24/7 vaccination. Mm-hmm. Nakakailan na ba ang Maynila doon sa complete vaccination? Ilan na? Okay, I'll pull up my data, no? Sa ngayon, total ng lahat ng nabakunahan ay 879,499. Mm-hmm. Kulang pa lang 1 million na. At least first dose pa lang to. Yung fully vaccinated, kasama dito yung mga Johnson & Johnson na isang injection lang, 666,823. Uh-oh. So malapit-lapit na no yung numero na fully vaccinated. Uh-oh. Yung kabuuang bilang naman ng vaccine doses na itinurok ng Maynila ay 1,507,545. Mm-hmm. So 1.5 million ng bakuna ang natanggap ng Maynila na itinurok na sa tao. Oo, very good. At meron pa tayong naka-stock dahil wala nga ho yung diluent ba yun na sinasabi ninyo? So, the moment, kailan yung inaasahan yun, yung diluent? Well, hopefully this week, no, para may deploy na natin agad na ang mga Pfizer doses na ito. So, at tuloy-tuloy pa rin ho, yung 24/7 yung bakunahan, ha, yung gabi, umaga. Opo. Yung pang-umaga nating bakunahan, ito yung 7 a.m. hanggang 7 p.m. Mm-hmm. Ito yung ano mas maraming sites ito and mas kalat yung ano yung deployment yung mga community cards o kaya mga school sites. Yung panggabi naman and magsisimula ito ng 7 p.m. hanggang sa maubos yung slots natin at yung doses. Mm-hmm. Kapag naubos na, syempre papahinga yung mga volunteers natin, i-magi-give way na sa pang-umaga at pang-hapon na bakunahan. And then, i-refill natin yung supply sa panggabi para ma-ensure natin na 24/7 ang bakunahan sa entire city of Manila. Oo, at I'm sure naman, you're after also the, ano, no, ng welfare ng ating mga nagbabakuna dahil yung patig, yung stress, pag medyo napagod na, hindi ba? Ay, mahirap po rin yun. May shifting naman, ano? Yes po, at actually dito kami nagpapasalamat. Dito din nagpapasalamat si Mayor Isko Moreno na may mga natanggap tayong volunteers, mga healthcare worker na nag-volunteer bilang vaccinator, encoder. Ah, may volunteer. Sa ating mga bakunahan para siyempre matulungan ang ating mga healthcare worker sa Maynila. Opo. Na magbakuna sa ating mga constituents. Sa ngayon, may 330 tayong volunteer no ng mga healthcare worker. At karamihan dito, sabi ni Mayor Isko, ay hindi taga Maynila. So, taos itong nagpapasalamat ang pamahalang lungsod sa malasakit nila sa ating mga batang Maynila. Oo. Pasensya na kayo, Mr. Julius. Marami akong tanong. Ha? Pagkatapos ba nating maabot ang herd immunity sa Maynila, tuloy-tuloy pa rin po ba ang bakunahan for those who would like to go to Manila at magpabakuna? Yung mga guys sa Amerika, yung punta ka lang sa isang drugstore, pwede ka nang bakuna. Mangyayari ho ba yun? Well, hindi naman po masama mangarap, pero yun naman po talaga ang agenda natin. Oo. And
syempre ang herd immunity ay isang target lamang para ma-achieve natin yung bale, hindi na mas nakakatakot o mas nakapangamba ang pagkalat ng COVID kapag na-achieve ang herd immunity. Pero regardless kung ma-achieve na natin ang herd immunity or not, tuloy-tuloy pa rin naman ang bakunahan sa Lungsodang Maynila. Yun talaga ang ating target. Huli na lang, Mr. Julius, paano ho ang paliwanagan ng mga magpapabakuna kapag tinamaan sila ng curfew hours? Di ba ang mga barangay mismo ang namimigay ng slot sa mga tao? Okay. And then, kapag ikaw, isang residente, nakatanggap ka ng panggabing slot o pang 24/7 na slot, kayo po ay maaaring lumabas at kayo ay exempted sa curfew. Okay, okay. So, mas ipapakita nyo po sa mismong mga authorities, mga policeman yan, barangay, yung mismong stub para sa bakuna at yung QR code nyo. Naabisuhan na po lahat ng ating otoridad sa lungsod na exempted po ang lahat na magpapabakuna na may schedule sa Lungsod ng Maynila. Very good. Mr. Julius, magkikita, mag-interview tayo ulit, mag-usap po tayo ulit. Napakarami yung po. By the way, nadaan ako minsan sa Umpin. Napakaganda ng ilaw sa Umpin, ha? Di mo kayo isko? Opo. Opo. Okay. Mr. Julius, maraming salamat po. Okay, maraming salamat, Sir Vic, at sa lahat ng staff dyan sa DWIZ. Thank you, si Ginoong Julius Leonel ng Public Information Office Lungsod ng Maynila. O, klaro, meron ho kayong mga stub, may mga QR code kayong ipapakita kapag may sumita. Yun ho, kasi ang tanong ng mga nagtetext sa atin, yung mga nag-i-inquire, ay paano kami magpapainig siya kung alas 8 na ng gabi? Alas 8 ho ang curfew ngayon eh. So, meron hong panangga, ika nga. Yun ho mga QR code ninyo, yun ho mga passes ninyo, well, may plus the quarantine pass pa, no? Pero eh, sana man kayo pupunta ng curfew hours, eh, puro sarado, kundi sa bakunahan lang. Di ba? Wala naman eh. Pero yung mga tatayo sa kanto at magkikwentuhan ng 10 oras ng gabi, eh, you know, hindi ho bakuna yun. Di ba? Sakuna ho ang tawag doon, sakuna. Di ba? Trouble ho yun kapag ganun. Ibig sabihin eh, wala akong kahihinatlan yun. Yung, well, you better be sure na talaga magpapabakuna kayo. Dahil, well, napakahigpit po ngayon sa lungsod ng Maynila. At yan ho sinisiguro. Sabi nga ni Mayoris ko, walang tulugan. Pero yung walang tulugan, dun ho sa may mga gagawin na may katuturan. Hindi ho yung walang tulugan, dun ho sa walang gagawin. Wala nang gagawin, wala pang katuturan. Di ba? Yung kanilang pag-ano. Make sure na pupunta kayo ng bakunahan at hindi kayo lalabas ng bahay at mag-i-standby lang sa kanto. Hindi ba parang nag-i-invite kayo ng gulo, nag-i-invite kayo ng trouble? Hindi ho bakuna yun. Sakuna yun. Ang tawag doon, sakuna. Di ba? Iwasan ho natin yun. Kaya nga ho may curfew eh. Ang yan nga ho ang iniiwasan eh. Yung ano at lahat po ginagawa. Napakarami na ho napapakunahan ha. Dyan ho sa Maynila, first dose and second dose. And we expect siguro August, September, baka October, maganda-ganda na ang balita sa lungsod ng Maynila. Ha? Ay baka nakikinig ho yung ibang mga LGUs, mailatag nyo rin ho sa amin yung inyong programa. Samantalahin po natin itong two-week ECQ. Di ba? Sunod natin siguro hiyas ang Kalookan. Ano ho ang programa nila? Ang Makati, ang Taguig, ang... Doon na lang po tayo sa local government kumuha ng panayam. Eh kasi kung aasahan po natin yung mga vaccine sir, wala, hindi ho ma-interview, mahirap po eh. Kailangan ho, dumaan ka muna sa ano eh. Nako, ewan ko. Wala, never natin na-interview yan si Ginoong Galvez na yan. Dahil dyan po sa kanyang media officer na namimili. Kailangan big time. Hindi small time na istasyon. Diba? Wala. Doon tayo sa local government kumuha ng makakapanayam. At least mas accurate yon. Kesa ho dun sa, wala, madali namang interview yung mga LGUs eh. Madali naman ho silang kausap eh. Compare sa mga ilang opisyal na media officer pa lang, mahigpit na eh. Actually, hindi mahigpit eh. Nagihigpit-higpitan. Si ano ba yan? Big time ba yan? Sige, pa-interview tayo. Wala yan. Mga ganun. Diba? Anyway, yun lang po. At at least, maganda-ganda ho yung ating natalakay today. Itong lungsod ng Maynila. 1-0 tayo. At, well, you know, we're doing this. Para rin ho siguro
magkaroon din ho ng idea, not only the cities in Metro Manila, not only the cities in NCR. Diba, tayo ho kasi napapakinggan, ang DWIC, marami ho yung mga sister company sa mga malalayong lugar. Kasama ho natin dyan ang RTN. Makakuha po ng idea yung ilan nating mga local government official na magkaroon ng idea kung paano ang dapat nilang gawin, ano ho ang dapat nilang gawing protocol para ho mapabilis, di ba? Yun hong pagbabakuna sa ating mga kababayan dahil we are running against COVID, we are running against time. Kailangan ho nating mabilisin itong pagbabakunang ito. Ulit-ulitin ho namin itong pagtalakay na ito para ho sa atin ni hindi ba makatulong tayo yung vaccine hesitancy. Basta tandaan nyo lang po ninyo, ngayong meron akong bakuna, bakuna unahin ninyo. At kakibat po niyan ay ang pagsusot ng face mask, ng face shield, paghuhugas ng kamay. At wag na wag ho kayong gugrupo sa maraming tao. Kahapon ho, may pumatok na balita, hindi ko na lang ho babanggitin. Isa hong kilalang tao, I think may-ari ito ng mga restaurant, hindi ho talaga lumalabas ito. Talagang hindi ho lumalabas. Senior na to, palagay ko eh. Hindi ho lumalabas. At one time, mukhang nakipag-dinner. Anim lang ho yata sila, if I'm not mistaken, allegedly. Nag-positive ho lahat yung anim. Namatay ho yung isa ron. May-ari ho ito ng kilalang restaurant. Diba? Ayan, i-check-in pa rin natin yung balitang yan. At yun, katulad ho ng mga ganun. No? Yun ho ang tinatawag na tsambe. Malungkot man hong banggitin. Yung tsamba yun ang tinatawag. Diba? Masarap po itong restaurant na ito. Masarap pong kumain dito na steak. Diba? Yung mga ganun, yung tsamba kung tawagin. Yun ho ang nakakatakot doon eh. Yung all throughout your life. All throughout the length of the pandemic, sumusunod ka, lalabas ka, natsambahan ka. So matutal ho ng ating palatuntunan ngayong araw na ito, mag-ingat po tayo, wala pong pinipili ang COVID. Pero higit sa lahat, ang taus-puso, taimtim na panalangin. Yan ho ang pinakamabisang proteksyon, yan ho ang pinakamabisang gamot. Ako po si Victor Leon Lima, I'll see you tomorrow. Servicio Lubos sa 882. Servicio Lubos sa 882.